Hello guys! Hello mga Inday! According to UAE time, ito na po ay 1:30, 35:40, 1:45 AM na po. Katatapos lang po ng work ni Inday Garutay. Katapos lang po ng work ko. So, kagabi po, doon ako natulog sa loob. Bantay ako ng alaga ko. So, ngayon naman, oras ko para matulog. Dito sa labas naman ako. So, yung kasama kong itim na kapalitan ko, siya naman yung natulog kay Lola. So, ayan nga po, malamig na, tapos tag-ulan na. Kayo pong mga nagtatrabaho sa labas at bumubiyahe po araw-araw sa kanila pong mga trabaho, mag-ingat po kayo palagi, magdala po kayo ng payong dahil ang sabi po sa weather forecast ngayong linggo daw po ay may, isang linggo daw pong mag-uulan. Ayan, kaya po mag-ingat po tayong lahat. So, ngayon naman po, wala naman. Nagustuhan ko lang uling mag-video. At gusto po kasi akong i-share kung baka po makatulong sa inyo yung mga first time na mag-abroad. Or yung mga gustong mag-abroad. So, mga tips kung paano nyo ihahanda yung sarili nyo bago kayo umalis ng bansa. Ganon. Ito pong tip ko ay base po sa mga naging karanasan ko. Nung ako po ay bago pa lang at nung ako po ay paalis, ganyan. So, isishare ko po sa inyo para po malay nyo po may mapulot po kayong kaunting pwede nyong i-apply din sa sarili nyo. So, ayun. Wala namang ganap sa buhay ko dahil Inday pa rin naman trabaho ko. May mga naisip akong content, kaso lang, di ko pa alam kung paano ko gagawin. So, sana, pag-pray nyo na magawa ko. Wag lang po yung tala challenge kasi hindi ko po talaga alam magsaya. Yung kung pa ako ay hindi makikisama at pagkatawan ko hindi rin makikisama. So, ayun guys. Bibigyan na lang ako ng mga tips doon po sa mga first timer mag-abroad o mga gustong mag-abroad. I-share ko po sa inyo tong experience ko, yung mga na-experience ko. Baka po makatulong sa inyo at kapulutan nyo po ng konting aral. So, ayun na nga. Anyway, kapag siguro po yung ibang friends ko dito, di po ba, kilala nyo naman po ako dati sa Middle East, yung mga OFULA members. So, na-interview po ako dati sa OFW and Air ni Kuya Chong. So, na-airy po ito year 2016, I think. Yung pong mga nasabi ko dun sa interview, yun din po yung gusto ko uulitin ko lang po uli sa mga hindi nakapakinig dati. So, ayun. Yung mga tips na to ay sana po ay makapulutan nyo ng aral. Yung mga first time mag-abroad, mga first time na nag-abroad na nandito na naho-homesick, yan. Yung gusto na mag-give up sa trabaho. So, sana po makatulong po sa inyo to pag napanood ninyo. Sana makatulong to para lumakas yung loob nyo at mag-continue kayo dun sa goal ninyo. Alright, let's start English Iyon! First, kung mag-abroad ka at babalakin mo mag-abroad, dapat buo yung loob mo. Buo yung loob mo sa kahit na anong mangyari sa'yo. I mean, whether maganda man ang kapupuntahan mo o hindi maganda yung kapupuntahan mo, dapat buo yung loob mo. First and foremost, dapat i-ano mo sa sarili mo na naaalis ako para sa pangarap ko. Dapat baunin mo yun lagi sa puso't isip mo na aalis ako at para ang sakripisyong ito ay para sa pamilya ko o kung ano man yung goal mo, bakit ka umalis ng bansa? Diba kung ikaw ay may pamilya, kung ikaw ay may anak, may mga magulang or kapatid na pag-aaralin, mga ganyan, lagi mong isaisip na aalis ako para sa pamilya ko, aalis ako dahil pangarap ko to. Dapat yung mindset mo, talagang determinado ka. Yun. And second is, handa ka sa kahit anong posibleng mangyari sa
sa kapupuntahan mo. So, sabi ko nga kanina, maganda man yung pupuntahan mo or kung DH ka kasi, as my personal experience, kahit po ang trabaho ko ay caregiver, nag all around po ako. So, syempre sa Pilipinas, hinired ka as caregiver, tapos pagdating mo sa bansang yon o sa pagdating mo dun sa mga sponsor mo o sa ama mo, iba yung nagiging trabaho mo. So, dapat maging flexible ka or versatile ka dun para makapag-adjust ka ng madali dun sa trabaho mo, hindi ka mahirapan. So, ako kasi ganun. So, all around, parang, okay, mag-aalaga ako ng batang may sakit, mag-aalaga ako ng matanda, pero kailangan ko pa rin maglinis ng bahay, kailangan ko matutong magluto. So, yun, tinanggap ko kung ano yung, kasi ginusto kong umalis, kahit na ano yung kapupuntahan ko, nung nandun na ako sa sitwasyon na yun, tinanggap ko na siya. Okay, hindi, dito, hindi ako katulad sa Pilipinas na ito lang yung trabaho ko, dito, muchacha ako. I mean, dito, katulong ako. Hindi kanila kinakategorize as parang caregiver, kundi all around. Ganon. Ako ha, sa personal experience ko lang po ito, hindi ko po nilalahat. Dahil yung iba naman po, maganda din naman po yung kinapuntan. Kung ano yung usapan nila sa Pilipinas, nasusunod naman po talaga. Pero yung pong sa akin ay sa experience ko lang po. Okay po? Tapos, magtiwala ka sa sarili mo. Yun yung number 3, magtiwala ka sa sarili mo na kahit na anong mangyari sa'yo at kahit na anong kahihinatnan nung pinuntahan mo, magtiwala ka sa sarili mong kakayanin mo. Huwag kang magpa-apekto dun sa mindset, yung minsan, di ba, yung pinanghihinaan ka na, pagpagod ka na, or konting, parang, kasi, di ba, kung first time ka, nag-a-adjust ka pa lang sa pupuntahan mo, kasi biglang, yoko na, gusto ko na umuwi, nahihirapan na ako. Hindi, wag. Hanggat kaya mo, i-push mo. Magtiwala ka sa sarili mong kakayanin mo at tatapusin mo yung kontrata na yon. Wag ka lang mamaltratuhin, wala lang masamang mangyayari sa'yo. Push mo yan. Kasi at the end of the day, kapag ka nakatapos ka ng kontrata mo, isang fulfillment yon para sa'yo na, yes Lord, thank you. Kasi nagawa ko, I did it para sa sarili ko at para sa pamilya ko at para sa pangarap ko. Yun, according sa akin, ganun, nung natapos ko yung contract ko, dito yung contract ko dito. Tapos nung umuwi ako sa Pilipinas, nagbakasyon ako, parang, oh, ang sarap sa pakiramdam na kahit halos wala akong tulog sa 24 oras, yes Lord, thank you Lord, natapos ko. Sa gabay mo, natapos ko yung kontrata ko. Parang gumraduate uli ako, yun yung feeling, ganun kasarap yung feeling. Kaya kung nahihirapan ka man ngayon, huwag kang mag-alala. It's all worth it pag natapos mo yan. Yung number 4 is, magbaon ka ng maraming pasensya at tiyaga. Yun na nga, sabi ko nga sa inyo. Maraming pasensya at tiyaga. Kasi yung magiging amo mo bugnutin, yung magiging alaga mo ganito, ganyan. Marami silang mga ugaling hindi natin kaugali. At higit sa lahat, yung kultura natin at kultura nila iba. So, embrace everything. Magkaroon ka ng maraming tiyaga, magkaroon ka ng maraming pasensya. Kasi kung lalaban ka at lagi kang mapanghihinaan, wala. Hindi ka makakatapos ng kontrata mo. And number 5, handa kang magtrabaho ng higit pa sa 8 hours. Igayak mo na yung sarili mo. Hindi ka magtatrabaho. Ako, according to experience, hindi ka magtatrabaho ng 8 oras lang or 12 oras lang. Minsan 24 hours or 20 hours. Kung handa ka na magtrabaho ng ganun oras, okay, go. Mag-abroad ka. At kung nandito ka na, go, tiyagaan mo. As long as nakakapagpahinga ka ng kaunti, nakakakain ka ng maayos, go. Push mo yan, te. Ganon. Ano ba yun? And number 6, pag umalis ka, buuin mo yung, paano ko ba sasabihin? Number 6, buo yung pangarap mo.
Kasi kapag ka laging naka-mindset sa'yo na ano, gagawin ko to para sa pangarap ko, gagawin ko to para sa pamilya ko, para matulungan ko sila. Walang mahirap. Lahat ng mahirap kakayanin mo. Especially kung single parent ka, walang mahirap sa pangarap ng isang ina, hindi ba? Kasi you will do it for the sake of your child at gusto mong maibigay lahat ng pangangailangan nila kahit mahirap kakayanin mo yan. Kahit na anong pasakit pa yan, kahit anong problema pa yung harapin mo dyan, kakayanin mo yan. Bakit? Kasi may pangarap ka para sa pamilya mo at para sa mga anak mo. Yun, ang payo ni Inday Nelly. So, number 7. Ayun nga, sabi ko sa inyo, labanan nyo yung homesick. Kung kaya nyong labanan yan, dahil nga may lakas ng loob ka na at marami ka ng pasensya, katulad nga ng sinabi ko sa'yo, yung pangarap mo, buo yung pangarap mo, buo yung loob mo, ayan, go for it, girl. At number, yung pong number 7, lagi kang magtiwala, have faith kay God, kasi at the end of the day, sa sobrang pagod mo, sa sobrang hirap na dadanasin mo, wala kang ibang magiging kakampi dito sa ibang bansa kundi ang iyong Panginoon. No. Kundi yung faith mo kay God na nalampasan mo isang buong araw at bigyan ka na naman niya sa panibagong araw ng lakas ng yon para makapagtrabaho ka uli. Kung ano man yung pagsubok mo dun sa madam mo, sa baba mo, or sa bahay na pinagtatrabahuhan mo, mapagtatagumpayan mo yan kung lagi kang nananalangin. First and foremost, manalangin ka. Nagabayan ka na ni God sa lahat ng desisyon mo, sa lahat ng gagawin mo. Yun. Sa akin yun yung mga guidelines ko. Ba't nagtatagal ako bilang OFW? Ngayon po ay 7 taon sa Saudi. Nakatapos na ako ng 2 years contract, 7, 8, 9, 10. So sa sumatotal po na pag-abroad ko ay 10 taon na po. Yung, kung isalip pa yung dito, yung 3 years ko na dito sa UAE. So, 10 taon. Sa 10 taon na yun, yun yung guidelines ko kung bakit ako nagtagal bilang OFW. At magtatagal pa kasi nga po, maliliit pa yung mga anak ko. May 2 po akong anghel na pinag-aaral. So, ayun, probably magtatagal pa kasi gusto ko silang makatapos ng kolehiyo na hindi nahihirapan, na hindi nila dadanasin yung katulad ng dinanas ko. Yun. Yun lang naman. Ayan, sinisipon na ako kasi nga malamig yung panahon. Sinusulat ko yung ano, nagkaroon ako ng, ano ba yan? Parang diary. Tsaka yung binablog ko, parang gusto ko siya, parang, ayun nga po, personal vlog, yung mga experiences ko, yung mga pinupuntahan kong lugar, yung mga ginagawa ko, para po pagtanda ko, at gusto kong balikan yung mga memories ko. Naka-record siya, diba? Parang magandang idea. Yun din yung isang nag-drive sa akin. Bakit ako gumagawa ng mga videos. And I want to share my experience and knowledge sa iba ding OFW na katulad ko. Or mga gusto maging OFW. Ayun lang. Hindi naman dahil, ano, wala. Yun na yun. Yun na yun. So, ayun na nga, guys. Tapos na naman ang isang araw ni Inday at bukas po ay duty na naman ako. Work, work, work na naman tayo. Ang Inday na walang day off at walang pahinga. Pero ano po ngayon? Ngayon ay... ano ba ngayon? 9 months ko na. So, konting push pa. Makakatapos na po uli ako ng kontrata. Inshallah. Sa tulong ni God. Ayun po.
Bye-bye. Good night. I-subscribe nyo naman yung channel ko. Ano ba yan? Nagmakaawa. Subscribe nyo naman yung channel ko para meron akong dagdag na subscriber. Sige po. Good night. God bless.